Ano ang mga kalamangan at kahinaan ng Suzuki Smash? Mga bagay na gusto namin sa Suzuki Smash. Sa isang aerodynamic, handsome forward, matalas na disenyo, ang Suzuki Smash ay mukhang medyo masigla at moderno. Sa kabila ng ito ay kabilang sa isang napaka-basic at entry-level na segment. Ang mga itim na decal ng katawan ay higit na ginagawa itong kabataan at moderno. Ang batayan ng Suzuki Smash ay isang malakas at matatag na underbone frame na nagbibigay dito ng katatagan at magandang dynamics ng pagsakay pati na rin ang tibay at pangmatagalang pakiramdam. Gayun din, ang chassis ay sapat na malakas upang sumipsap sa lahat ng mga undulations ng hindi pantay na ibabaw na may mahusay na pagsunod. Ang nagpapagana sa Suzuki Smash ay isang 4-stroke, single-cylinder, air-cooled, 112.8cc engine na gumagawa ng maximum power output na 8.7 PS at isang peak torque output na 9.0 Nm. Ang makinang ito ay napakapino at walang vibration, at dahil sa mababang timbang na 79 na kilo lamang, ang Suzuki Smash ay masigla ring sumakay. Mga bagay na hindi namin gusto sa Suzuki Smash. Pagamat mukhang bata ang Suzuki Smash para sa presyo kung saan ito inaalok, upang mapanatili ang mga gastos, ginawa itong pakiramdam ng Suzuki sa pamamagitan ng hindi sapat na kagamitan sa mga modernong tampok. Masyadong simple ang pakiramdam ng bike, at maliban sa Kagan hawahan ng isang electric starter, nakakaligtaan nito ang ilang feature na kinabibilangan ng mga pangunahing mahahalagang bagay tulad ng mga alloy wheel. Ang Suzuki Smash ay biniyayaan ng isang napakaliit na underseat storage compartment na 8 litro lamang, na hindi sapat ang laki para ma-accommodate ang mga medium-sized na bagay. Gayun din, binabawasan ng maliit na tangke ng gasolina na 4.2 litro ang kabuuang hanay ng tangke, kaya binabawasan ang pangkalahatang pagiging praktikal nito.